sila, ilalaan nila yung premyo nila para sa kabataan sa barangay nila. Wow. Ay, ang ganda naman pala ng adikain. Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan naman po natin itong mga naganap sa Itbulaga. Medyo late po tayo, mga kaldab. Pero pasensya na po kayo kung bakit, dahil alam niyo naman po na may mga pagkakataon na sobrang busy rin po tayo. Alam niyo, mga kaaldab, marami nakapansin sa smiley na laging sinusuot at pinapakita naman po ni Mengay. Marami po talagang makakapansin niya, mga kaaldab, dahil kitang-kita niya po sa harap pa po mismo pinakita ni Main Polkerson. Patunay lang po yan sa lahat po ng mga kaganapan ngayon. Umaayon po ang panahon sa atin. Real talk to, mga kaldab. Masakit pong tanggapin, pero yan po yung katotohanan. Pinipilit po kasi nila na tayo daw po yung fake news at sila po raw yung totoo. Dahil wala po silang ganap, dahil wala nga po silang update, kaya ang ginagawa nila, sirain ang Aldab Nation. May gumagamit rin po ng mga salitang Aldab kami para lang po mapaniwala na ang iba na kami po ang gumagawa ng fake news. Well, sabi ko nga po, may kanya-kanya po tayong pananaw. Po, pwede naman po kayong mag-research. Pwede nyong tignan yung mga post ng Alden Fanatics. Kung naandun nga po ba si Mengay o si Alden. Kung may taping po ba si Alden. Ganun din yung ginagawa ko kasi kapag nag-iimbestiga tayo, gaya nga po ng mga post ng Armin. Kapag gusto natin malaman kung totoo, tinitignan ko yung mga posts po ng kapwa nila Army na hindi po nila followers. Doon ko po nalalaman na fake news po sila. Kasi hindi ito tumutugma doon sa sinasabi ng isa sa post po ng isa. Ito mas malapit to dahil sa Facebook page po mismo ni Congressman Spotted, doon po tayo kumukuha ng mga tao na updated po sa kanya. Kaya mas madali po natin sila nasasabihan na sila po yung gumagawa ng fake news at tayo po yung nagsasabi ng totoo. Yan po yung isa sa lagi kong sinasabi na pinapagawa naman po nila. Pero dito, mga kaaldab, wala na po eh. Nabypass na po yun eh. Marami na nag-react, marami na nagkomento. Uulitin ko lang po, madali pong mahanap kung fake o hindi. Pero wala naman po kasi maipakitang ebidensya at resibo na pagkatapos nga po ng taping ni Alden sa Sting, eh hindi na po nakita kung saan pa po siya pumunta. Ni hindi po nakita kung saan siya dumaan. Di po ba sa dami po ng mga taong alam yung taping na yon? O sa dami ng mga taong nakakakilala kay Alden, wala po ba ng isa na nagpa-picture man lang? Halos sa panahon ngayon, eh may lahat ng mga kabataan, eh may mga cellphone na, at nagsisimula na nga po ang face-to-face class. Common sense na lang po. Pero ibahin po natin yung topic. Pag kumbaga, topic naman natin dito doon sa mga picture na hindi po maganda, kaaya-aya na malalaswa nga po daw sa paningin ng netizen, ha? Yung talagang pinagduduldulan na nga po daw nila yung dibdiban. Kita nyo naman po sa mga post, di po ba? Yan sinasabi ko, mga kaaldab, na kailangan mo pa pang gawin yan para makakuha ka ng atensyon sa mga netizen. Makakuha ka ng simpatya sa mga netizen. Kailangan mo pang gawin yan. Kailangan mo pang i-post yun. Di po ba? Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets ng ina-update ko. Ang pinupunto ko lang dito, yung mga taong naninira sa Aldab ngayon. Yung mga taong pilit pong pinaghihiwala yung dalawa. Pilit pong gumagawa ng issue para hindi lang mapag-usapan. Kasi tayo po yung mainit ngayon. Aminin man po ng Armin at Main Fanatics o hindi, tayo pa rin po ang lamang. Tayo pa rin po yung nangunguna. Ramdam naman po talaga natin yan, di po ba? Kung titignan nyo, lalo na po ngayon na sobrang tayo yung nagwawagi, tayo yung masasabing updated pagdating dyan. Kaya dun sa mga taong nagre-react, sa mga taong bulag at bingin, nire-respeto ko naman po yan at ginagalang, karapatan po nila yan. Pero kung maglalabas at maglalabas lang po sila ng mga ganyan,
Never po yan, never na, na magkiklik. Totoo lang po, dahil wala nga po silang update. Miski isa, mga ka-Aldaba, naturingan nga po, ah, real talk to, para sa naturingang nasa event si Congressman Spotted at si Mengay, pero walang ganap. Di po ba? Isipin nyo yan. Common sense na lang po sa mga hindi nakakaget. Sinasabi ko lang yan para alam po nila saan ka naman kasi makakita na pinagpipilitan nila ikakasal na nga po raw next year. May confirmation na nga po raw sa pamilya Mendoza at pamilya Spotted, pero parang hindi naman natin nakikitaan ang saya. Hindi naman po natin nakikitaan ang sigla. Minsan na lang po kayo magkita sa isang event, deadmahan pa nangyayari. Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab, hindi na nga siya pumunta sa Passion Week ni Mengay. Ni hindi man lang siya sumulyap, samantalang nandun daw po yung kapatid niya. Well, mahirap po magsalita, mahirap magkomento, mga ka-Aldab, di po ba? Pero syempre, kailangan ko rin pong i-update yan. Tapos nagkita kayo, parang dead ma lang, mas kumbaga pinapaboran pa rin niya yung mga legit Dabber Cards, o alam niya naman matagal na niya na lagi nakakasama, samantalang si Congressman Spotted sobrang busy sa kanyang nasasakupan sa District 1. Bihira na lang nga kayong magkita, eh wala pang ganap. Doon pa lang mapapaisip na po kayo, di po ba? Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang sa akin lang po ay maging updated lang po kayo sa mga kaganapan at siyempre sa mga issue. Ginagawa ko lang po ito para lang po magising yung mga taong dumadaan sa channel natin, sa mga bumibisita. Uulitin ko yung kasalan po. Matagal na po ito. 2019 ko pa po itong naririnig. 2022 na. Taon-taon po kinakasal si Mengay at si Congressman Spotted. Hindi na po bago yan. Di po ba? Wala na pong bago dyan. Kaya kung yan lang po yung pagdidildilan nyo, ipangbabasag nyo sa akin, ay malabo po. Gawa po kayo ng bago, yung talagang masasabing mapapaniwala nyo kami, o yung magigising yung mga netizen sa katotohanan. Di po ba? Kasi kung ganito-ganito lang, wala po. Di po ba? Mababasag at mababasag lang po kayo. Mawawalan lang po kayo lalo ng followers. Di po ba? Bakit wala po kayong update? Bakit ni isa wala man lang video, picture na magkasama yung... Nakakalungkot. Pero yan po yung katotohanan, na yung mga army at main fanatics wala na po. Mukhang tapos na nga po talaga ang sarsuela. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang gusto ko lang po, mga mamis, mga titas, mga senyor, maging updated po kayo. Lalong-lalo na po pagdating kay Mengay at kay Tisoy.